kayo nagbabago, hindi ako maniniwala. Kailangan gawin natin ang lahat ng mga sinabi mo. Pakita natin sa kanya. Hanggang sa maniwala siya. Pero hindi na dapat magising si TJ. Alam mo, kung may babalik ko lang, hindi mo gagawin yun eh. Gemma, patawarin mo ako. Alam mo ba yung sinasabi mo? Hindi yan magugustuhan ng nanay mo. Bakit? Nagsisumbong ka sa kanila, no? Eh, di ba nga pinalayas ka ni Lola, anak? Kasi manyak ka. Sir, dito ho. Dito ko pa talaga nakita yung lalaking yan. Eh, naku, ang buwan plate number ng sakyan. Oho, TKU555 po, sir. Mami, kinakampiyan niyo pa sila? Siguro nga totoo yung sinabi nila sa akin na hindi ko kayo totoo, nanay. Sandra, tell her. Wala nang dahilan para itago pa sa kanya ang totoo. Hindi ko nga kayo totoo na, Mami. Si Tatay Sim yun ang tatay ko. Michelle! Michelle! Tonya Ana, humihingi po talaga ako ng tawad. Pasensya na po. There's no need to apologize, Manny. Mabuti na nang malaman ng batang yan ang totoo. Michelle, sandali anak. Mag-usap muna tayo. Ayoko! Niloko niyo ako! Michelle, makinig ka sa akin. Makinig ka sa sasabihin ko. Niloko niyo ako, mga sinungaling kayo! Hindi ako nagsinungaling sa'yo, Michelle. Hindi palang ako handang sabihin sa'yo yung totoo. Michelle, alam ko mahirap. Alam ko mahirap tanggapin yung katotohanan. Pero kahit na anong mangyari, ako pa rin ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nag-alaga sa'yo. At ako lang ang kinikilala mong nanay. Hindi magbabago yun, Michelle. Hindi magbabago yun. Pero hindi ko pa rin kayo tunay na nanay. Ana, kailangan ka nila. Huwag ka naman paapekto sa iniisip mo. Ana naman. Gusto kong marinig ang boses ni Jacob. I want to know if he's still alive. Kung wala na si Jacob, wala na rin ang anak nila ni Sandra. Ano ba ang saysay ng lahat ng ito? Nothing. Nothing, Maria, nothing. Mapapadayit na rin ako sa ginagawa niyong yan eh. Chos! Kain na kayo. Tonton! Kalila, kain na. Ring, kain na kayo. Chema. Sige, kumain. Manny, hindi kita masisisi kung nagawa mo yun kay Michelle. Ako na mismo umihingi ng sorry sa'yo sa kung anumang mali yung ginawa niya. Wala na nagmamahal sa akin. Hindi na nila mahal. Michelle, ano ka ba naman? Bakit mo ba ginawa yun? Ano bang pumasok sa isip mo, ha? Michelle! Kailan ka pa natutong magsalita ng ganyan? Hindi ka dapat maging mapagmataas. Mami! Mami? Kailan ba ako tinawag na Mami? Hindi porkit mayaman ang tatay mo ay mag-iiba ka ng ugali. Hindi ka naman totoong sayadera! Hindi ka...
Sandra. Manny, hindi mo kailangan mag-sorry sa akin. Kasalanan ko naman yun eh. Dapat matagal ko nang sinabi kay Michelle. Kaso natatakot kasi ako eh. Ano bang kinakatakot mo? Natatakot ako sa sarili ko, Manny. Pag nakikita ko si Michelle, minsan parang... parang kinamumuhian ko siya. Naaalala ko lahat ng kasinungalingan ni Simeon kapag nakikita ko siya. Minsan naman, naaalala ko lahat ng ginawa ko sa kanya mula nung bata pa siya. Pag-aalaga, pagpapalaki, lahat-lahat. Naaalala ko yung baby ko na si Michelle. Pero hindi ko alam kung alin ang mas matimbang sa dalawa na yun, Manny. Marami ka pa namang panahon para malaman yun. Tsaka hindi naman mawawala si Michelle eh. Manny, paano pag nahanap na namin yung tunay naming anak? Ano nang mangyayari kay Michelle? Jennifer, bukas balik ka ulit dito, ha? Magdala ka ulit ng ice candy. Susubukin ko po. Si Manny may ihaba yung tinutukoy mo. Mababading-bading. Siya yung bumili ng baby sa akin. Siya yung umumpon sa anak ni Sandra. Anak, umihing ka dito. Dito si tatay. Hello? Good morning po, this is Patty. Secretary po ako ni Ma'am Veronica. Nagpapaschedule po kasi siya ng meeting kay Doña Ana. Tungkol saan? Hindi ko po alam eh, pero gusto po sana siyang i-invite sa board meeting bukas. Board meeting? Hold on, tingnan ko lang sandali sa calendar, ha? Ay, naku, puno eh. May iba ho ba siyang open schedule? Can I call you back? Titignan ko, ha? Just give me your number, okay? Okay, oo. Bye-bye. Pwede ba? Siputin mo na nga yan. Napapabayaan mo ng kumpanya. Hayaan mo na si Desmond pagbalik niya. I'm not in the mood para mag-isipan ng mga business ng opisina na yan. Malo. Michelle!
Kyla. Kyla, discharge ng daddy mo. So, paano? Magkita na lang tayo sa bahay? Kyla, sana makauwi ka mamaya. Kasi papasok na ako sa opisina bukas. Hindi ko alam kung kailan kita makikita ulit. Susubukan ko ho. Kyla, bakit ka pagalit sa mga parents mo? Sabihin na lang natin na wala akong tiwala sa kanila. Iniisip mo ba nakasabot sila ni Ate Lynette dun sa nangyari kay TJ? Noong una, hindi naman ang iniisip ko eh. Pero pwede din na wala silang alam. Kailangan lang naman sila ni Ate Lynette dahil sa pera eh. Pero si Ate Lynette talagang utak sa lahat. Nakakalungkot mga amin. Paano kung totoo yung sinasabi nila? Hindi ba na parang sinasayang mo yung panahon na kasama yung mga magulang mo kasi yung tinitiis mo silang ganyan? Hindi ikaw ang tunay na anak ni Alexandra. Mahal ka pa rin naman niya eh. May walang nagmamahal sa akin. Hindi nila ako mahal. Sampit lang ako sa mansyon. Pare-pareho lang naman tayo, Michelle. Si Kalila, si Tonton. Lahat naman tayo, hindi natin kadugo si Lola Ana. Pero mahal niya tayong lahat. Pero ayoko maging katulad niyo. Mayaman ako eh. Heredera dapat ako. Ako dapat tagapagmana. Michelle, saan ka pupunta? Huwag mo ako susundan pa kaya mera! Michelle, anak. Michelle, ako tatay mo. Hindi mo na ba ako natatandaan? Tay? Halika, anak. Ano nangyari? Ha? Sino ang maaway sa'yo? Michelle, ako makakalaban nila. Ha? Alin yung batang kausap mo kanina? Sabi mo sa'kin. Hindi lang po siya, tay. Lahat po sila, pati si nanay. Bakit ka nila inaaway? Hindi na po kasi ako eritesa. Anak daw po ko ng kriminal. Sinabi nila sa'yo yan? Michelle, anak, pakinig ka sa'kin, ha? Hindi kriminal si tatay. Naging masama lang naman ako dahil ayoko mawala ka sa'kin, eh. Mahal na mahal kita, Michelle. Talaga po. Mahal na mahal kita. Sir, anak. Tawagin mo ako sa number na to, ha? Hihintay kay tawag mo. Thank you.
Lola Ana, alam ko hindi ko mapapantayan si Jacob. Pero habang hinihintay natin siya, ako nang bahala mag-asikaso sa kumpanya. Kaya please lang, huwag na ho kayong sumimangot. Ikaw rin, Sandra. Smile! I need all the luck that I can get for tomorrow. Lagpas ulo ang trabaho ko, no? There you go. Kaya siguro nailove sa'yo si Tito Enrique, no? Dahil maganda ang mga ngiti ninyo. Oo nga pala. Mariana, saan ba yung lalaki na yon, ha? Kung kailan ko siya sinagot, wala naman siya dito. Anna, hindi ba? Nasa London on a business trip. Eh, hindi po. Kailan lang tumawag sa'yo? Hindi mo naman pinansin eh. Hindi ka sumagot. Lola Anna, boyfriend yun na si Tito Enrique? That goes to show na si Lola Maria, eh dapat naghahanap na rin ng boyfriend. Ako na naman ang nakita. Lalaki ka na. Tumigil na naman. Tayo. Hello, everybody. Ready na po yung pagkain sa dining table. Sayo naman yung pagkain kung wala kakain. Tintin, kakain kami lahat. Kasi first dinner ko to dito sa bahay para sa second life ko. Kaya please, lahat kayo sabayan niyo ako kumain, ha? Oh. Alright! Let's go! Let's go. Let's oh, kids, ha? Hanapan niyo ng bagong boyfriend si Lola Maria, ha? Habang mukha pa siyang bata. Kain na tayo. Kain na tayo. Kain na sa'yo, nanay. Tama lang, kain na tayo. Come on, Sandra. May time para maging malungkot. Pero may time din para kumain. Magagalit sa akin si Jacob kapag hinayaan kita hindi kumain. Let's go! Anak, tara na. Ano, Lola Maria? Mabuti na patawag ka. Tay, kunin na po ko dito. Ayaw ko na po dito. Di po mamahal niyo ko. Oo naman. Anak, mahal na mahal kita. Alam mo yan? Alam ko kung nasan ako ngayon. Andito ako sa labas ng gate ng village dyan. Oo, kasi gusto ko malapit ako sa'yo. Talaga po? Pumunta na po kayo dito, Tay. Sarap yan. Lola Maria, ngao. Sabihin niyo naman po sa akin kung anong tipo niyong lalaking gusto niyo. May bigote po ba? O may balbas? Huwag mo kong niloloko, ha? Wala na sa isip ko yan. Si Lola Ana nga, sinagot na si Tito Enrique. Dapat kayo din. Pwede pa naman eh, hindi ba? Ako? Nakayoko nga, tagta ako ng kulit. It's never too late, Lola Maria. Lola, excuse me lang ho. Tawagin ko lang ho si Michelle. Saan nga po? Talagang ikaw, hanggang ngayon. Ah, Kayla. Ang gawin mo, mamaya, tapos kumain, punta ka sa internet. I-post mo yung litrato ni Lola Maria. At bakit? Tapos lagay mo doon, single and ready to mingle. Hoy, hindi ako ganun na. Lagay mo yung edad niya, early 30s. Kamote ka, hindi pwede. Pero ang katawan niya, pang 50. Talaga nakakainis ka. Kumain ka na nga, kumain na kayo. Kumain na kayo. Hello, anak. Kung pwede nga lang sana eh. Kaso hindi ganun kadali yun eh.
Pero gusto mo ba talaga ako makasama? Opo. Makinig ka sa sasabihin ko, ha? Michelle? Sinong kausap mo? Sinong kausap mo? Hello? Tinatanong kita, Michelle. Sinong kausap mo sa telepono? Huwag mong ubusin ang pasensya ko, ha? Sinong kausap mo? Bakit, Naida, hindi ako ang tunay na anak niyo? Dati naman po pinagpapasensyaan niyo ako, eh. Pero ngayon... Huwag mong ibahin ang usapan, Michelle. Sinong kausap mo sa telepono, ha? Ang tatay mo ba? Si Simeon ba kausap mo, ha? Hindi po. Wala po. Nakukuyari lang po ako na may usap kasi nilalimutan niyo na ako. Wala na nagmamali sa akin. Sana nga po kausap ko na ang tatay. Sana kunin niyo na ako. Isa lang sa inyo. Huwag ka magmadali. Pag nakuha mo si Michelle, madali na si Sandra. TJ. Hindi kaya may alam si TJ? Kaya yung nagawa sa kanya ni Lynette? Siguro kaya siya naging masama dahil sa ate mo. Masama naman talaga ate mo eh. Hindi ko tama mami ko! Kanila, Michelle, tama na! Tama na! Nasaan ang mga tao dito? Si Lola Ana. Lola, bakit ho? Anong nangyari? Ano daw ano din tungkol kay Jacob?